nasaan yung mga nanay o tatay ng mga batang to? Sa 2017 pa lang, nandito na kami. Because if you do it with violence, it will only help one kid. Yung mga parents naman na nakaranas na yung anak naman nila binash. To all the kids that get bashed. Let's talk about love. Hello, Real Talk Darbs. We are Omni and Bryce. And together with our kids, we are hashtag the Clingy Fam. Nagulat ako na 2023 na, issue pa pala siya. Kasi nung bata ako, panukso na yun sa amin eh. Back then, parang normal lang naman siya, di ba? So nung nakita ko yung comments sa TikTok video namin na yun, ni mami tsaka ni Isela na sumasayaw, siyempre na-hurt ako for my daughter. Pero nung chinek ko na yung mga profile, yung mga account ng mga nagko-comment, surprisingly, mga bata, unti-unti, yung inis, napalitan ng empathy. Hindi naman sa gia-judge natin yung mga magulang mga bata to kasi I'm sure they have their own reasons, no? Pero sa isip ko, nasaan yung mga nanay o tatay ng mga batang to? Sinabi nga niya sa akin na may mga ganong comments. So syempre parang, ha, sino yung mga yan? Di ba? Parang ba't nila sinasabi yun? So same thoughts na parang ang dami ng information ngayon nagkalat na tungkol sa body positivity, about not shaming another person because of her looks or her color. Pero may ganito pa din. So, nandun na yung medyo naiinis ka din, syempre. Pero yung ano, sinabi niya sa akin na 90% ng mga nag-comment noon eh bata. By bata, I mean mga kasing edad pa pala nila Zella. Paano mo papatulan yun, di ba? Right. Di din naman siguro nila alam na nakakasama pala yung sinasabi nila. Siguro, kala nila fun-fun lang yun. Or worse, baka naranasan din nila yun. May gumawa din sa kanila. May nagsabi din sa kanilang ganun. Kala nila, normal na lang. Oo, kala nila okay lang yun. Ang naramdaman namin doon ni Bryce na parang mas dapat namin i-encourage yung mga parents, yung mga adults, yung mga tito at tita to really set a good example. Doon na namin naisip yung ano, yung gawin yung video namin, yung first video about this. So nag-react kami dalawa lang. We took it as an opportunity para manawagan sa mga parents. Para sa amin, children see, children do. Yung pagsasalita ng bad things to other people or about other people, hindi yun innate sa bata. Pwedeng nakakita sila ng tao na gumagawa niyan sa isa pa, whether adult or bata. Not diba? Necessarily the parents. Maaaring itong mga batang to, hindi sila parehas ng guidance na na-receive sa mga anak namin. So, nandun yung intindihin na lang namin. Right. Kasi nga, more than anything, responsibility natin bilang adults to really be able to set a good example. Naniniwala kami, these are the next generation of leaders. Eh. Right. If we can guide them to really think well, act well, and behave well towards other people, and also to see themselves with the right perspective, with the right confidence sa sarili nila, I think we will be able to have better leaders in the right. next generation. Hindi siya, di pala, marami na rin mga nagko-comment yung mga tatanda. Na ganun din ang tema. Oo, na ganun din yung tema. Talaga. Oh. Hurting people hurt people. Yeah. Well, sabi nga ni Zella, hindi na namin to nasama sa video, pero na-share niya to sa church na parang violence does not resolve anything. Because if you do it with violence, it will only help one kid, but not the other one. So, it's possible that he could keep doing that. But we want him to stop nga, di ba? To stop him is share the gospel. Ang belief ni Zella personally is to share God's love. Right. So, sharing God's love means maintindihin mo na lang. Kumbaga, seek first to understand and to be understood. Yung message natin is more on sa mga parents or sa mga guardians, tito, tita, lolo, lola. You know, I understand. We're so, ano, gang-ho tayo sa work, business. Diba, gusto natin i-secure yung future ng mga anak natin. And there's nothing wrong with that. Pero, one realization that we have, sabi ko kay mami, hindi man ganun kalaki yung savings natin, hindi man ganun kalaki yung kinikita natin sa ginagawa natin. As long as nabibigyan natin ng tamang oras, ng tamang pagmamahal ng mga bata, okay na ako doon. Yun na yung security ko. Kasi parang ang pananaw ko dyan is todo kahit nga tayo, todo effort nga tayo, pero hindi naman natin natutukan yung character development, yung values formation ng mga bata. Pag laki niyan, ano kaya yung gagawin din nila? Yun yung iniingatan namin sa mga anak namin na kailangan taga-balance. Pagkatrabaho kami, at the same time, we try our best. We know mahirap, pero we try our best. Extra effort, extra time, extra pagmamahal binibigyan namin sa mga anak namin. Naniniwala kami, pag napuno siya noon, even yung future nila, mas malaki yung chance na talagang secure na. Ilalarawan ko dyan yung planting seeds. Kapag nagtatrabaho tayo para sa kanila, para sa future nila, we're planting seeds para sa mas maganda nilang future. Pero for us kasi, planting seeds of love is more important. Kapag yung mga anak namin, nataniman namin ng tamang seeds of love, nataniman namin ng tamang
words of affirmation that will really make themselves secured. Kumbaga, allow them to grow up as confident adults. Palagay namin kasi yun yung magpo-propel sila to further successes. Kasi lalo ngayon, information age na eh. Yung education, yung skills, natututunan yan. Yung academics, natututunan yan, nare-research yan. But yung values formation, yung character development, kailangan yan itinatanim from age 0 to 12 during the formative years. Ang yun ang importante sa amin na kung merong mga words of affirmation, words of love, dapat sa amin unang naririnig ng mga anak namin yun. Hindi dapat sila nakakarinig sa amin ng mga words that could bring hurt. If kids will be able to experience that, then mapupuno yung puso nila ng pagmamahal, mawawalan sila ng puwang, mawawalan sila ng space for hate. So they will not have that urge to throw hate to other people. Actually nga, doon sa mga comments recently, sabi nila, hindi ako naniniwala ng dila sa kanyang bata. Pero ako talaga, kahit anong gawin ko, kahit anong check ko, hindi ko makita eh. Doon ko na-realize na pag pala taga pinunumuan ng pagmamahal yung isang bata, kapag binuhusan mo ng oras mo, ng attention mo, kahit anong iba to ng mundo dyan, wala. Na-overpower siya ng confidence na meron siya, na overpower lahat ng love na meron siya. Hindi din naman guaranteed na mai-immune sila sa lupit ng mundo. Pero kapag ka nabigyan natin sila ng tamang pananaw, na-guide natin sila on how they should perceive themselves, really thinking that they're beautiful, they're wonderfully made, mas malaki yung chance na bumalik sila doon sa totoong identity na natanim natin sa kanila. We cannot always shield our kids from the harshness of this world, but we can always prepare them for it. Kung ano yung sinasabi natin sa mga anak natin, yun talaga yung nagiging totoo sa kanila. Yung fundasyon nila. Yung nagiging inner voice nila. So the more we spend time appreciating them, acknowledging them, affirming them, the more silang tumitibay. At yun din yung ibibigay nila sa ibang tao. Right. Siguro hiramin ko yung sinabi ni Zella mismo dun sa video niya. It doesn't really matter what others tell you. What matters is what God tells you and what you tell yourself. We cannot control what other people will think about us, what other people will say to us, but we can always control how we will respond to them. What they tell us will not define us, pero yung gagawin mo, yung pag-respond mo, it's a decision that can affect your future. If we may encourage you, try your best to act in love. I'm saying mahirap kasi I've been there also. Pag nagihalit ako sa isang tao, talagang sinasabi ko din naman sa kanya. But it did not lead to any good result. Yeah, it's crazy. Sobra. And I learned from that. Kumbaga, think, what would Jesus do? Sobrang matutunan ko kay Sarah dito sa recent video namin. Kapag talagang nagbato ka ng pagmamahal, sobrang pagmamahal din yung babalik sa'yo. Right, diba? Right. Grabe, yung mga comments, sobrang overwhelmed kami. Until now, ilang araw na, grabe, yung mga good comments ng mga tao, yung matagal na parang kami lang yung may alam, napansin na appreciate ng mga tao, parang wow, finally, it's paying off. Cliche na to, pero kung anong tinatanim mo talaga, siya yung aanihin mo. Yung mga parents naman na nakaranas na yung anak naman nila binash, natural lang naman na magalit tayo, natural na mainis tayo, pero we can actually still choose to respond in love despite of being angry in that situation. So kami, parang pag may ganun, pinagdadasal na lang namin. Yeah. All emotions are valid, di ba? Yes. Masaktan ka, nasaktan yung emotion mo, that's valid. Pero yun nga, sabi sa church nung last Sunday, pwede kang masaktan, you may be hurting, but your pains cannot define you. Darbs, maraming salamat, bro. Sobrang isa ka sa mga inspiration namin. As parents, ang hirap balansihin ng buhay, pamilya, at content creator. And many times, I'm so tempted to quit na lang, magtrabaho na lang ng iba na mas stable. Pero iba, alam mo, pag may purpose ka, alam mo, pag may mission kang ginagawa, it's more than the money. You're one of those na nag-remind sa amin na just keep going. 2017 pa lang, nandito na kami. Omni and Bryce, or the Clingy Fam, really started in YouTube as a repository of family moments. And then, people started interacting to us, saying that they are an OFW and our videos actually make them feel closer to their family. So, naiibsan yung lungkot nila. I remember there's another person, Kenneth, 18 years old daw siya, and he said to us na wala siyang role model na pagiging mabuting ama. So, hindi niya nakikita yung sarili niya na magkakaroon siya ng maayos na pamilya. Pero watching our videos actually inspire him na pwede naman pala na you can build a happy family despite of your past and present circumstances. Comments like this actually matter to us kasi it allows us to keep going when the time comes na na-feel na ni Bryce na parang gusto niya na mag-give up, gusto niya na mag-quit. Ang sinasabi niya lang sa sarili niya lagi, or sinasabi namin sa sarili namin lagi,
lagi. Isa lang mag-view sa atin. Hanggat may isa. Hanggat may isa, pero yung isang yon natulungan namin kahit papano, na-inspire namin na mabago yung perception niya about getting married, about having a family, na pwede naman pala na masaya yung pamilya. Hindi pala totoo yung hashtag walang forever kasi sobrang prevalent yun eh nung mga panahon na nag-start kami. And kami yung isa sa mga naniniwala na hashtag may forever. So hanggat meron kaming isa na nai-influence na maniwala pa rin sa kagandahan, sa beauty ng marriage and having a family life, then it's all worth it. Lahat ng hirap, it's still worth it to keep going. Pero of course, along the way, may mga challenges, ang daming trends, tapos hindi naman aligned sa amin yung mga trends na yun. So parang hati kami kung susunod ba kami sa trend or are we going to stick with our purpose? And we always choose the latter. Pag nakikita namin ng Real Talk Darbs, nakikita namin na pwede naman palang purposeful yung content creation. Pwede pa rin pala kami na mag-grow. Pwede pa rin pala namin ma-reach yung na-reach ng ibang content creators while focusing on value-driven content. So, thank you so much for inspiring us. To all the kids that get bashed, just love yourself and remember in your mind that God loves you. God loves everyone equally. That means He loves even the ones who bully you or bash you. So what you need to do is ignore them and let them learn. Thank you so much. My boy, yes, my boy. Wait lang guys, mag-meeting lang muna kami. Ang seryoso. Bye-bye guys!